Ngayon, tingnan natin, may posibilidad ba na talaga warlords to sila Fritz Diaz? May kapasidad ba itong manakit ng tao? O, tingnan po natin, ha? Medyo nagkainitan sa Senate, ha? Okay, ito po ay sa Senate. Hindi po ito sa Kanto, hindi po ito sa Negros. Tingnan nyo to, ha? Nasa Senado yan. Wala po yan sa Negros. Wala po yan sa territory nila. Oo, sasabihin, hindi naman siya sinaktan. Pero the fact is, nasa Senado kayo, tapos susugod ka. Nakikita nyo ba yung temper ni Fritz Diaz dito? Ang nakatalikod na nakajacket ay si Shaton Mayor Fritz Diaz, pamangkin ni Governor Degamo. Tumagal ng ilang segundo ang kumpulan at tila kumprontasyon ng mga tao. Kabilang sa mga naiwan si Jerome Nalam, ang dating tauhan ng mga Degamo na nagtatrabaho na ngayon para sa mga Teves at nagsalita kahapon sa Senate Inquiry. Sumbong ni Jerome, palabas na sana siya ng committee room ng Senado nang sugurin siya ni Mayor Diaz at ng mga taga-suporta ng pamilya Degamo. Kita nyo? Nakikita nyo ang self-control ni Fritz Diaz? Senado yan, ha? Alam mo kung may nangyari doon? Nilalagay nyo sa kahihiyang kayong mga Degamo ng Senado? Sinasabi ko kung nagkagulo dyan, dapat ma-cite in contempt tong mga ito. Hindi pwedeng ano eh. Ang laking kahihiyan yan. Ito lang, nanunugod ka na dapat, alam mo, nasa Senate ka. Dapat safe ka dyan eh. Senado na yan. Yan ang dapat kampanting-kampanting ka na dyan. Isipin mo kung kaya kang sugurin sa Senate. Tingnan nyo, kung sa Negros yan, ay, baka hindi lang ito sinugod. Sinugod siya at pinagduduro. Kita nyo, self-control at temper ni Fritz Diaz. Kung kaya niya magkastigo dito sa Maynila, nang hindi niya teritoryo, sa building mismo ng Senado, nakatatapos lang ng Senate, how much more doon sa Negros? Pwedeng magkagulo talaga doon dahil sumunod pa eh. Yung mga taga-suporta, mga supporters ng Degamo, sumunod. Eh kung loko-loko ito, pumalag. Ba't mo ako susugurin? Gumanon. Tapos yan. Huwag sa Maynila. Napapahiya po kasi ang Senate eh, sa ganyang mga astro. Dinuro pa niya ako. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, nilampos mo pagpatayin ni Degamo, pero agad mo nilampos pagpatayin ako. Grabe niya harassment para na ako, Your Honor. Kasi in-invite niyo ako dito na safety. Safety ako kasi dito sa loob ng Senate. Pero for the record, there was no physical contact. Eh, malapit na yung kasi... Senator ba to kung pumalag to? Yung kinumpronta siya at dinuro siya eh. At dinuro niya rin pabalik si Fritz Diaz. Pang-abot yan. Kaya dito nakitaan ko nag-control to. Kung hindi po to nag-control, nakakahiya ang Senado niyan. Dahil sa mga, kay Petong, Fritz Diaz na ito. Akala ko magka-class na kasi marami na yung mga sumabay na sa grupo nila eh. The harassment is not true. I approach him, nag-abot kami doon, nakita ko siya, parang lumuhod ako, sinabi ko sa kanya, napatay niyo sa iyo, pero hindi niyo talaga ako napatay. Pero yung sumigaw, yung isa, niluhod ako, Your Honor. Sino yung kasama niya? Nakabro, hindi ko kilala. Sabi ko, huwag kang makialam dito. Sabi ko, nagpakilala siya, sabi ko, barker ka ng mga TV. Alam mo, mali si ano dan, una Senado yan. Meron na kayong kiskisan dyan eh. Magkaiba kayo ng panic. Iba na nga ang pinagtututuro eh. You respect. At alam kong alam mo, you should respect the personal space ng kabilang kampo. Pero siguro, hindi mo na-control yung temper mo, kaya sumugod ka. Tapos sinisisi niya, isa nagsisisigaw. Normal yun. Halimbawa, tayo magkakasama. Meron ka ng kairingan doon. Tapos biglang sumugod palapit. Anong gagawin ng kasama? Eh talaga sisigawan mo yan. Hoy, lumayas kayo dito. May Senado to, ginawa niyong kanto. Ginawa niyong palengke. Ano ba ito? Senate hearing o barangay hearing? Feeling ko parang nung nangyari yun, parang hindi ako safe sa nangyari. Kasi si Mayor, kung tutuusin, Mr. Chair, yung backup niya doon sa Negros, hindi bababa ng 10 backup. Sana naman, Mr. Chair, malayo pa yung sa amin. Uuwi kami. For the record, Mr. Chair, ilalabas ko ito na kung ano mang mangyayari sa akin. Galing dito patungo sa bahay namin. Sila lang ang may alam niyan. Kung ang utak namin is warlord, pagkamatay agad ni Degamo, pareho naman kaming may mga kamay. Pwede namin dumiretso, pagpatayan na lang kami doon. Pwede kaming makipagpatayan sa kanila. Yun ang rason niya. Pwede kami makipagpatayan sa kanila. Eh paano kung totoo yung sinasabi ng mga ibang witnesses na involved kayo at na ituturo lang sila Teves? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero tatandaan nyo, laging dalawa ang sides ng story. Yan eh, side nyo. Eh kabilang side. Kayo nga ang tinuturo ng kabilang side eh. Inside job nga eh. Bakit kayo makikipaglaban? Ganun nga, idinidiin na lang si Teves. Pero never namin ginawa yan. I admonish you, after this hearing, wala na sana kayong contact. Wala, wag na kayong magkontakan kasi magkakainitan, ang lalim na niyan eh. Wag na magkontakan. Ha, pag may ganito kalalim na away, wala na 'yan. Magkakainitan lang kayo pag nag-usap kayo. Simple lang ang sagot diyan, idemanda. Doon mag-uusap. Kasi pag kayo dalawa nag-usap, mauuwi 'yan sa sakitan. So, respect personal space.